sinasabi ko. Hindi ako nakapag-prepare. Kasi ang akala po natin ay mahina po ang bagyo. Pero yan pong kanyang ginawa. Dami na pong mga na-damage na ating mga plants. Yan, kita niyo ba yan? Yan, tignan niyo. Actually, yung mga iba dyan na naitayo ko na. Yung avatar pa natin dyan, oh. Yan, yung avatar natin na nandyan. Yung mga pots na nandun yung mga pots doon, wala na. Yung mga plants natin na nandun, wala na. Ay, nako. Eh, dito naman sa ating plant shelf dito. Kasi, pabugso-bugso yung hangin niya. And napakalakas talaga yung hangin niya, mga ka-heartstrings. So, I decided na ibaba na lang po sila saan. Kasi, merong isang pot na nahulog na kanina. So, just to be safe, ulo ko. Sobrang lakas. So, na-uproot na lahat. Nako. Please rain. Yung nandun na pot ko, yung agave na tumba, tapos natamaan niya yung mga plants ko, na mga mayanas ko na nandun. Yung mga ferns ko na tumba na din doon, under the talisay tree. Yung mga plants ko, or yung mga mayanas ko na nandun, as in na uproot na po siya kanina. So, yun po yung ginawa ko kanina mga heartstrings. Kaya, wala na kayong mga nakikita dyan na mga mayanas. Kasi, they are already here. Actually, may mga nabali na mga branches po ng ating mga mayanas na nandun. And, sinave po natin, sila dito sa medyo hindi masyadong natatamaan ng hangin. Ano po? Sobrang lakas. Ayan. Please stop. Yung mga pasuko po na nandun sa open area, wala na, na-damage na po. Na-uproot na po yung mga mayanas po natin. And actually, yung mga mayanas natin na nandun, parang buhag-hag na hair ang kinalabasan, nakita ko kanina. Ayan. So far, yung mga na nandito po, mga heartstrings na ating mga mayanas, they are safe there. Kasi hindi naman masyadong natatamaan ng hangin siya, kaulan dyan. Pero ang problema lang, yung mga nakatanim po sa lupa. Saan? Tapos dun sa kabila. Ay. Naku, mga heartstrings. Grabe. Unexpected talaga to. Because all I thought ay hindi masyadong malakas. Kalakasan tong bagyong si Marine. Bagyong Marine. Ito naman ang ating Monstera Deliciosa na napakalaki ang kanyang bagong leaf. Look, oh. Just imagine that. Ayan. So far, hindi naman dito hindi malakas yung hangin dito sa part na to. Yung isang shelf ko na nandun, okay pa naman siya. Yung shelf ko na nasa gitna, it's good na meron po siyang harang, mga ka-heartstrings. Meron po siyang harang. So, tignan po natin yung harang po na sinasabi ko dito sa shelf na to na ginawa ng aking husband. Ayan. Meron siyang harang, mga heartstrings, oh. Ayan. Yan po yung harang niya. So, yung mga nandito, kung hindi kalakasan talaga yung hangin, hindi yan mahuhulog, mga heartstrings. Pero this area, yung shelf na to, wala po siyang harang. So, nangyari dyan, binaba po natin sila dito sa baba. Ayan, yung mga succulents po natin na nandun, still thriving and hopefully walang masisira sa kanila because wala na akong time. Actually, hindi ko napaghandaan itong hagupit ni Maring Typhoon. Ayan po eh. Again, so from time to time, ganito po talaga kalakas yung hangin dito. Hello! For example, kapag nandyan ka na mga heartstrings, kapag ikaw ay nandyan sa labas, siguro matutumba ka or maano ka sa lakas ng hangin talaga. Ayan. Ay, nakakasad. Nakakasad naman. Actually, kanina,
kanina. Sobrang lakas ng hangin kanina, pero I decided to rescue our plants, our mayanas na nandun under the talisay tree. Kasi sobrang nahihirapan na po sila. Kaya sabi ko, I need to rescue them. Kaya some of my plants ay nandito. Some of my mayanas ay nandito po. Yan. Kita niyo po ba siya? Yan po yung ating avatar. Tawag dyan, yung violet, electric violet avatar. Yan po siya. And as you can see, it's very sad. Napakasad po niya. Nakayuko na po siya kasi nag-sway-sway po siya sa labas. Napagod po. Napagod po yung ating mga mayanas na nag-sway-sway sa labas. Kaya ang resulta, pagod. Ayan, bow. Yan po mga ka-heartstrings. Si Barbie po natin na napakalash na nandyan. Actually, na-upload po yan mga ka-heartstrings. Ilagay lang po natin siya dyan. And sana hindi po siya magtampo. Si Barbie. Yan po. Yan po yung mga iba po natin na mga mayanas. So far naman, kapag hindi masyadong kalakasan talaga yung hangin mga ka-heartstrings, ay hindi naman masyadong naapektuhan yung park na nandito. Yung nandun lang talaga sa open area, dun sa labas. So, sila lang po yung affected, medyo affected dito sa nangyayaring kaguluhan sa labas. Dulot ni Typhoon Maring. Ito talaga, Maring ha, nakakagulat ka. Ayan yung mga ka-heartstrings. Malakas yung hangin and at the same time, malakas po yung ulan niya. So, nakakatakot talagang lumabas. The next day. Aftermath. Grabe. Look. The damage on garden. Okay. Pero pinaka worst effect ng bagyong si Maring ay damage, marami mga pananim, mga palay ang nasira because of this typhoon. Ito po yung alam, grabe oh. So nung gagawin po yung mga sakit mamaya na sa nakatanim sa lupa na anong nangyari, parang yun eh, dami. Kakasad naman. Daming work, 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 work. Ang daming work, 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 work. Yung aking mga papaya. Nasira. Ayan. Natumba. Yung mangga dito. Slanting na siya. Dito pa siya. Look. Grabe. Yan. Ano kaya ang gagawin ko? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I don't know how to start. Si Hashman nag-start na siya. Meron pa pong bagyo. It's around 12 o'clock. 12 noon na po mga ka-heartstrings. And ito po ang damages. Nag-start na po siya kasi lahat natumba niya actually. Natumba, tumba, tumba. Well, I don't know. Paano kaya magsisimula? So now, tayo. I'm thinking to
alisin na lang yung mga nasa sa pot. Let me see mga ka-heartstrings. Yung nasa fountain po natin. Actually, yung last part natanggal siya. Nandito siya. Dito na. Yung mga iba nandiyan. Tapos, ang pinaka worst dito. Yan. Yung greenhouse po natin. Natanggalan na ng bubong. Hinakaw. Tapos, yung mga plants. Ewan ko kung saan na siya. Ayan, buro's tail po. Donkey's tail po. Na-damage na. Ay, naku. Ay, naku. I don't know where to start. Where to start? Wow. Nandiyan. Daming mga nalilit para mga gamit. Yan po yung mga mayanas po natin. Ayan, pangit na sila. Yung mga iba. Ayan. Grabe. Super. So, hopefully, makaka-recover tayo very soon. Ayan, okay. Think positive lang, mga heartstrings. Sana, magiging maayos ang lahat. Very soon, pero dito sa kabila. Ay, naku, kawawa naman sila. Dami kong gagawin, mga heartstrings. Pero dito sa park na to, itong anahaw natin. Grabe. Damage na yung mga leaves na. This part. Ito natumba to sa kanyang cross. Kaya nilipat na lang natin siya dito. Pero ito stay strong naman sila. So ganito na lang siguro ang gagawin ko mga heartstrings lang. I'll just put them in one place. So that kapag nasa isang area sila, they look stronger. They feel stronger. And then, okay. That's it. Wala na tayong magagawa. This is it. One sit, mga heartstrings. Mga nandito. Kali na, talaga. Nakaka-ano. Look at them. Will they survive? I don't know. Itong sinuggets ko. Look. Mga nuggets natin. Wala na. Wala na. Wala na. Ano? Ano nangyari kay Flamingo? Apatar ko. Ganito kagrabe yung hangin mga heartstrings. Grabe. Extend na ganito ang kinalabasan ng mga leaves ng aking mga mayanas. Look. Parang minat-ngat ng aso na ka-ewan. Naku. Look, oh. Yan. Oh, wala. Nabungkal na lahat. Na-uproot na. So, ito yung sinasabi ko kanina na nadaganan ng ito, oh. Sa little tree natin. Look. Damage. Ang plants natin na nandiyan, nasira. Be careful. Wala. Sirang-sira.
So, what shall we do? Gagawin natin, kailangan natin na ayusin lahat-lahat at pamuha heartstrings. So, that is one important quality of Filipinos that we have. Yung after a certain problem or pagkatapos ng isang problema, kailangan natin bumangon. So, after all of this, yung kilalang mga Pilipinos sa pagiging matapang, sa pagiging determinado na bumangon after a disaster or after a tragedy, mga heartstrings, and we still manage to smile. So dyan po nagiging kilala yung mga Filipinos na kahit ano man ang mangyari, we still manage to smile and continue living. After all, mga heartstrings, after all, we are still thankful that we are safe. So that's it for our vlog. And I am very sad. Though sad, we're still thankful because we are safe. So that's it for our vlog, mga heartstrings. Thank you so much for watching. Keep safe.